Masasabi na ng Department of Agriculture na epektibo ang ginawa nilang pagbabakuna sa mga baboy contra African swine fever. Kung bakit, si Clayson Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, 14 na araw matapos turukan ng bakuna contra African swine fever ang ilang mga baboy sa Lobo, Batangas. Nagpakita na ito ng antibody batay sa pagsusuri ng Department of Agriculture. Sa ginawang pagsusuri ng Department of Agriculture, sa 32 buhay na baboy na binakunahan, 18 ay nakagawa na ng 40% na antibody protection sa ASF. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, nangangahulugan ito na tama ang ginagawang controlled vaccination ng pamahalaan. Sasailalim uli sa pagsusuri ang mga baboy sa susunod na 2 linggo. Inaasahan na makagagawa ito ng hanggang 10% ng antibody o immune response sa ASF. It makes me more positive, no? Na itong programang ito ng gobyerno ay makakatulong laban sa ASF. 14 days pa lang siya, pero the mere fact na nag-react siya at nag-produce ng antibody, imbis na zero antibody, ibig sabihin ay pinagana nung ibinakuna natin nung atrenta. Umaapel ang ilang grupo ng hog raisers na gawin ng malawakan ang pagbabakuna laban sa sakit. Nais ang Agricultural Sector Alliance of the Philippines na magdeklara ng National State of Emergency para payagan ang maramihang pagpasok ng ASF vaccine o di kaya tuluyan ng aprubahan ang commercial use ng AVAC vaccine mula Vietnam. Patuloy kasi anyang kumakalat ang sakit at maraming hanap buhay ang nasisira. Mabala ng grupo, mura ngayon ang presyo ng baboy dahil sa tinatawag na ASF scare. Pero pagdating ng bear months o ng holiday season, ay kukulangin umano ang supply ng lokal na baboy. Hindi na anya kailangan ng maraming testing tulad ng gene sequencing para mapatunayang epektibo ang bakuna. Dahil noon pang 2023, kung kailan ilang farm ang sumubok ng AVAC vaccine, ay napatunayan anyang mabisa ito at ligtas gamitin. Yan yung kanilang normal procedure na sinusunod. Ay ang sitwasyon ay abnormal. So dapat ang iyong aksyon, abnormal din. Maging practical tayo. Pero giit ng Department of Agriculture, kailangan respetuhin ang proseso ng FDA dahil kinakailangan na masiguro na hindi magpapalit ng anyo yung ASF virus. May mga instances kasi na nagiging nagbabago yung forma ng virus at baka imbes na mapatay o mawala yung virus, magkaroon ng masamang epekto yung bakuna. So kailangan talaga meticulously na pinag-aaralan itong bakuna na ginagamit ng DA sa pagtuturok sa mga baboy dito sa Pilipinas. Angelique? Okay, so Clay, sabi mo, no, in 2 weeks ay check nila ulit yung mga baboy na naturukan at titingnan kung mas nadagdagan pa yung mga antibodies sa kanila, hindi ba? And after 2 weeks, ano na ang mangyayari? Order ba sila kung sakaling ang naging 90% na yung level ng antibody sa mga baboy? Yes, Angelique, yan nga yung target ng Department of Agriculture na kapag makakakita ng magandang resulta, unti-unti lalo na pararatingin yung mga bakuna. At para sa buwan ng Oktubre, 150,000 doses ng ASF vaccine yung target na mapapasok dito sa bansa. At ang total doses niyan ay 600,000. Pero syempre, after nung pagsusuri sa dugo, kailangan pa rin niya nung gene sequencing at iba pang test para matiyak talaga na epektibo at ligtas ang ASF vaccine sa mga baboy. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clayzel Pardilla.